stops the hard drum swing. I confess all my heart and to you, my brothers and sisters, that I have seen through my thoughts, in my words, and what I have done, and what I have been through, through my fault, through my fault, through my sins. Therefore, I ask that the blessed Mary of the Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, so pray for me, Lord of my God. Now, my beloved, have mercy on us, for we have sinned against you, Master, everlasting God. Amen. Lord, I
ang iyong nilagay ng sana sa dating binay at ating mong grupo ng eternity. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who is and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Corinthians. Brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and in which you stand firm. You are being saved by it at this very moment if you retain it as a priest to you. Otherwise, you have believed in vain. I handed it on to you first of all what I myself received, that Christ died for our sins in accord with the Scriptures, that he was buried and in accord with the Scriptures, rose on the third day, that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by 500 brothers at once, most of whom are still alive, although some have fallen asleep. Next, he was seen by James, then by all the apostles. Last of all, he was seen by me, as one born out of the normal course. The word of the Lord. Thanks be to God. Their message goes out through all the earth. Their message goes out through all the earth. They have declared the glory of God and the firmament proclaim his mighty word. Day pours out the words today and night to night imparts knowledge. The message goes out through all the earth. Not a word nor a discourse, those voices not heard through all the earth, a voice resounds and to the ends of Jesus told Thomas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. If you really know me, you will know my Father also. From this point on, you know him. You have seen him. Lord, will you say to him, show us the Father, that will be enough for us. Jesus replied, after I have been with you all this time, you still do not know me.
has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I speak are not spoken of myself. It is the Father who lives in me, accomplishing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. Or else, believe because of the works I do. I solemnly assure you, the man who has faith in me will do the works I do, and greater part than this. Why? Because I go to the Father, and whatever you ask in my name, I will do, so as to glorify the Father and the Son. Anything you ask me, in my name, I will do. The Gospel of the Lord. Praise be to the Lord Jesus Christ. Palagi natin narinig ang buong daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mga kalimitan natin narinig pero may mamigat na kahulugan at pagkilos. Kasi pag sinabi natin I am the way and the truth and the life, ay hindi lamang upang malaman natin ang mga bagay na ito. Ito ay may pagtugon at kinakailangan natin isa ka po pa. Katulad po ng halimbawa ni pinamanig sa amin ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pakipag-usap sa kanyang mga apostoles. Lalong-lalong kung may pinili. Ngayon ay pinagliliwa natin ang kamistahan ni St. James, St. Philip, St. James. Maliwanag ko lang ang tusin na isa sa mga panayang na pinahayag ni Jesus ay sinabi ni Jesus, hindi mo pa ata ako nakilala, pinili. Kasi bakit? Hinahanap niya pa yung Ama. Anong sabi ng Pilipo? Ipakita mo sa akin ang Ama. Ay kung talaga nakikilala mo si Jesus, yun ang sinasabi ni Jesus, hindi mo na dapat hinahanap ang Ama kung talagang kilala mo ako. Kasi ako at ang Ama ay iisa. Kaya bahagi yun ang partido sa nakita mo natin. Pag pinag-usapan mo natin ang daan at katotohanan ng buhay, ay may malaking amo na ibinibigay mo sa atin. Hindi ko dapat natin manatika lamang na itong mga bagay na nais natin maunawaan ay hindi naman. Sabi na natin ay to entertain us. Maaaring ito ay makapagulong sa atin ang entertainment. Pero yung paalayan ng Jesus ay hindi lamang for entertainment. Isang pagkulos na kinakailangan natin bigyan ng higit ng pagpapahalaga, pagtugon. Kinakailangan natin makita na ang tunay na pag-aaral sa mga bagay na ito ay sabi ko ay siyang magbago sa atin. Magbago sa atin sa patungo sa Ama. Sa ibang terminolohiya na pwede natin gamitin ay yung tema na pinapahayag natin, ano? Pag-aari ng Diyos. Kaya nga po yung tema na ibinigay po sa atin para po sa golden anniversary natin. Pagpapasalamat, pagpapalaganap, paghahangat ng pag-aari ng Diyos. At makita natin na itong pag-aari ng Diyos, mahalo ko sa iyong pagpapakita sa atin
hindi. Kasi bakit? Kasi maaaring hindi pa natin kayanin. Maaaring hindi namin kayanin. Hindi siya bagat hindi kaya ipakita sa atin ng Diyos. Ngunit dahil sa hindi natin kaya i-absorb yung katotohanan na ipinamamanig sa atin ng Diyos. Pero yung dala ng pag-Diyos natin, kapag na nagnawaan natin, ayan o, ay yung di namin mabalakas yung pag-Diyos patungo sa namang yung nakatotohanan. Dahil yung paunti-unti. Kaya rin ang lalaman ngayon makikita tayo pagbabago na higit namin gabayan. Kung patulad na po na ipinahayag niya, ipinamamanong ng ating Panginoon sa Kristo, ako ang daan, ang karutuhanan at ang buhay ay unti-unti namin hindi lamang makita ng aming kaisipan o yung kailapan sa ating pag-Diyos sa daigdig nito. Tulad ng limbawa naman, sinabi ko po kahapon sa mga nagsimba kahapon, sabi ko nga po ay yung amo ko ni Mother Teresa ng Calcutta na everything starts with a smile. So, well, kayo maaari sa lumay, may pasayin kayo maaari, madaling ma, ngumiti. Pero kung nakita mo yung katotohanan niya, at tulad ko ang bawa, hindi ako madaling ngumiti. Ayun ang gagawin, ay we will try. Nalo, ngumiti. Hingitian mo. Hingitian mo yung bawat isa. Kahit na yung mga taong hindi mo gusto hingitian. Hingitian mo ako sa amin ni Mother Teresa ng Calcutta. Kung naiintindihan mo yung katotohanan na ipinamamanig ng aming pananampalataya. Kasi yung mga pagkatotohanan na ipinamamanig ng aming pananampalataya ay pag-ibig. Pagmamanas sa akin, pagmamatawa, imitian mo raw kung maaari yung kanyang hamon nyo, 5 times a day, doon sa dalawang halimbawa na hindi mo man lang, yung sabihin ay to the maximum na nangitian mo yung tao na ito, na kahit na ayaw sa imitian, patulad na rin bawa ng kanyang pangyayo. Kahit doon sa mga tao, hindi niya, hindi mo gusto mo siya. Halimbawa, ito ko'y halimbawa na lamang. Halimbawa na lamang ay itiyan ko yung tao hindi nagbabayad ng utang sa iyo. Para na makahirap pa na. Ako pati kayo ko itiyan, makasabihin niya eh. Okay na yung utang niya. Hindi na siya magpapayad kasi nintian ko na siya. No? So, pero kung makita mo, yun ay katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin na, kung katotohanan, kung naniniwala ka na yun ay katotohanan, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ka na magpatry. At least, you have to try. Or else, hindi katotohanan mo. Kasi, ipinapakuro na lang ang katotohanan kasi ayaw mong panggabi ng katotohanan. Nakunagpusin ko, ito ngayon yung nangyayari sa lipunan ng ating ginagalawan. Ating ipinapakuro ng katotohanan at nanumuhay tayo sa kasinungalingan. Kasi may mga katotohanan yung pinapakamig sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Nakunagpusin ko, ito yung katotohanan, patulad ng ipinahayag niyo sa atin, siya ang nakamay yung isa. Kaya pinagalitan niya si Filipe, hindi mo natatanangin sa akin ang Ama. Sabi, ito yung katotohanan, ako at ang Ama ay isa. Pag nakita mo ako, nakita mo ng Ama.
sabi nga ay sa isang pili ko na kayo. Could you really handle the truth? At ikin sa lahat yung natutuhan ang dugo ng ating pananampalataya na nawa ay may pamanig namin. Ano ba po natin? Kapulad na yung pinamanig po ang isang Pilipi at isang Yahweh ay kanila ipinakita sa kanilang pamumuhay at sa kanilang mga apostol na naging bahagi ng kanilang buhay kasi yung buhay na tinahak nila hanggang sa kanilang pagiging martir. Talagang ipinamalandaan nila sa Jesus kahit na usapin na na maraming balagi at hamon. Bakit? Yun ang pinaniniwalaan nila katotohanan. Yun ang pinangawakan nila katotohanan. Kaya paano? Ang dami lang ihala ng kanilang buhay sa nabanggit na katotohanan. Pero sa ano nga, ay tayo paparad sa katotohanan. Hindi naman tayo nilingan at hindi wala tayo sa panahon ng persecution. Maraming katotohanan hindi namamaling ko sa akin. At isa rin mo yun, no? Isa na hindi namamaling ko na sa akin yung katotohanan na ay yung bumitin. Kung nakikita natin yung katotohanan na dulot na pinahayag ko at Mother Teresa o Calcuta ay kung yun ay paali ng ating katotohanan ng pinamanalikan na gusto namin paguhin ang daigdig na ito and we could start with a smile. Eh siguro po sa ating kahit na katulad ko na mahilang ng ngiti ay kung yun ang makikita namin katotohanan dapat kumikilos tayo na ito ay bigyan ng mga sa katotohanan. Marami pa ang katotohanan na pinamamanin ko sa akin. Pero sa akin ako ay niyayakap pa natin ang katotohanan na ito. Kumagawa pa tayo ng mga pagkilos kahit na papanan ng unti-unti kasi hindi nakikita na ang katotohanan na ipinamamanin ko sa akin. Patulad na lang po halimbawa ng bagamat po umisad yung patutuhanan na pinamanig na ating pananampalataya ay may tumay na hihapan. Pero ba't natin ginagawa? Kasi ito yung patutuhanan na ba ay hinihiling sa atin na rin na tayo maging martir. Patulad na halimbawa ng ano? Ay lalo-lalo na ngayon panahon ng eleksyon. Yung kanya-kanya tayo, kung tawagin natin kanya-kanya tayo mata, dito ako. Halimbawa naman, ito yung aking iloboto. Kasabihin naman ng isa, ito yung aking iloboto. Ay, pwede ba na, halimbawa, na kahit na hinihisuto yung iloboto mo, hindi ka magagalo? Kasi yun ang katotohanan na pinamanig ni Jesus. Magpapasensya. Magpapasensya ka kahit na sabihin natin siguro na minumura yung kandidato mo. Pero bakit? Kasi yun yung katotohanan na pinangahawakan na magpasensya. Huwag makipag-awa. Handa ka ba? With quotation marks, mapalari sa iyong pain, wala ka na hindi ka makipag-away. Kasi yun ang alam mong katotohanan. Yun ay isang uri ng martyr tao. Nanawa ay maituro din sa atin sa kapanahonan na ipinapamanin ko sa akin ngayon ng buong megapar sa kapistahan ni Nasa Diago
at sa piling. Thank you.
Present in the Holy Spirit abundantly in the new world, so he will come for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time of the first we prayed and immediately to his passion and hope that he remains broken, giving to his disciples, saying, take these all of you and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, he saw all the sending into the jars of our small human things. He gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, and drink of it. This is the blood, a chalice of my blood, a blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory. Thank you.
hindi namin gumigas lahat ng masama kung kalawag na mga kapayapaan ng araw. Giligas sa kasalanan ang deliver us from the way from evil, evil, graciously grant us in our kingdom with the help of your mercy. We may be always free from sin and save from all these treasures in the way of your blessed hope. In the name of our Savior, Jesus Christ. Blessed are those who are poor.